So, welcome ulit mga LodZ, no, sa aking YouTube channel. Yan. So, may panibagong upload na naman tayo. Bagong update sa ating organ Stanley. So, nakikita nyo, mag-withdraw na naman tayo. 1,677.52 centavos po ang ating withdrawin ngayong araw, March 17, 2023. Pero bago yan, check muna natin ang ating GCash account para makita nyo na papasok sa GCash account natin yung 1,677 na yan. So check natin. So ayan mga LodZ, check natin yung ating GCash account. Ayan, makikita nyo mga LodZ na naman ang ating GCash ay 96.22 pesos lang po ang laman ng ating GCash. Yung pumasok dito, syempre kinasot na natin kahapon, no? Yung 2,000. Kaya ngayon, panibagong withdrawal na naman tayong araw na ito. So balik tayo sa Morgan Stanley. So ito, nakabalik tayo sa Morgan Stanley. Withdraw na natin itong 1,677 na ito mga LodZ. Ngayon sa withdrawal, dating gawin pa rin, pindutin natin kung magkano yung ating withdrawin. 1,677 pesos, no? Iwanan na ulit natin yung 52 centavos na yan. And then sa payment code or withdrawal code, yan, type natin yung withdrawal code natin, no? Withdrawal code, ay napupulol pa ako, withdrawal code amount. Pindot na natin ating withdrawal code amount to. Check natin kung tama yung ating mga pinagpipindot yan. So withdrawal natin was 1,677. And then ilagay natin ngayon is submit. Yeah, withdrawal application has been submitted na naman po mga LodZ. So yun, hihintayin na naman po natin ang pagpasok ng withdrawal natin sa ating GCash account. So, tignan po ninyo yung aking withdraw record. Pang-alim na yata natin ito ngayong araw, no? Kahapon kasi pang-lima natin. Tama, pang-alim na natin ngayon ito, no? So, bilangin natin. Isa, 1,315. Dalawa, 3, 4, 5, 6. So, pang-alim na natin na pag-withdraw ngayon, March 17, 2023. So ang oras ng ating pag-withdraw is 10:10 a.m. no. So yan mga LodZ, naka-pending review po ang ating withdrawal. So mamaya babalikan ko po kayo kung papasok na to sa ating GCash account. Yan, maghintay lang po tayo ng mga ilang minuto at pumapasok na kagad to sa ating GCash account. So sa nagtatanong nung nakahapon, nung isang araw, so paano ba tayo kumikita? Ito, pipindutin natin yung earning records, no? So ito yung earning records natin. So nag-order din naman ako, no, ng nag-i-invest din ako sa kanila. So meron tayong 315 at meron tayong 300. Ayan yung mga in-invest natin. So ito yung order ko. Pakita ko sa inyo yung order. Ayan, ito yung order natin, no? Sabihin, ito tayo nag-deposit. Ayan. So meron akong ano dyan, order na 45 days, halagang 427 pesos, no? So, makaka-receive tayo ng 5,764.50 sa loob ng 45 days. Ito yung matatanggap ko sa April pa, no? Sa April 18 pa natin matatanggap to. Lock-in po ito, mga LodZ. Hindi mo siya agad-agad ma-withdraw. At syempre, meron din tayong mga natapos na rito na ano na in-order natin. So meron tayong 210 na binayaran noon, tapos na withdraw na natin to 315 noong March 4, no? Ayan. Tapos yung kailan lang yung new welfare, nakapag-order din tayo dyan, 150 pesos. Pagdating ng 24 hours naging 300 pesos na siya. So yung gano'n lang LodZ, no? Yan to lang siya yung pag-order, kasi sabi nila yan, paano daw ako kumikita? Tinatanong nila. So, yung mga income natin. Yan. So, sa commission tayo kumikita, no? Pag-invite. Yan. Sipagan lang natin. Yan.
doon lang tayo kikita. Kasi kung hihintay natin talaga yung 45 days, medyo matagal yan, mga lods. So, kung naiinip ka, sipagal mo mag-invite para kumita ka rin. Sa pagkita naman dito, meron tayong ano dito, rules, yan. Sabi dito, if your recommended friend makes the first investment, you can get 1,100 pesos cash reward. So, isabihin, sa isang tao na may invite mo is magkakaroon ka ng 100 pesos. No? So, meron silang platform dito na 30%, 2%, 1%. So, paano itong mga to, no? So, sa pag-invite mo, ikaw yung mismong pinaka-taas, no? Ikaw yung pasimuno. Ayan, pasimuno kumbaga. So, meron kang 30% dun bukod sa makakatanggap ka ng 100 pesos. Pero kang 30% dun sa i-invest ng in-invite mo. No? Tapos, yung in-invite mo, nakapag-invite pa, meron ka dong 2%. No? So, yon. Tapos, yung nag-invite mo, nag-invite din, meron ka 1%. So, ganyan lang siya na ka-ano, rules para kumita ka dito sa Morgan Stanley. So, tingnan natin kung ano, kung pumasok ko na, no? Para malaman natin. Ayan. So, naka-pending pa rin siya, mga lodi. Kasi nung nakaraan, pumasok siya, 45 minutes, medyo matagal yon, no? Kung hintayin natin dito ng live. Pero i-update ko ulit kayo kapag pumasok na ulit sa ating withdrawal account. At sa GCash account natin yung perang 1609 pala. 1609 na lang ang matatanggap natin to. So, 1,677 yung withdraw natin. Pero ang marireceive lang natin dito is 1,609.92 centavos. Kasi mayroon siyang tax na 67.08 pesos. So, yun mga lods, balikan na lang namin kayo, no? Kayo dito sa ating withdrawal update. A few inches later. Mga lods, ayun mga lods, ito yung update natin, no? Ayan, so tingnan natin yung withdrawal record natin kung pumasok na ba. Ayan, so payment succeeded, no? So tingnan natin sa ating ano, sa ating GCash kung pumasok na yung ating withdraw. Eh, kanina magkano yung pera natin, no? So, yun mga lods, pumasok na yung ating withdraw. 1,700. Ayan, mga lods. Legit na legit pa rin. Paying pa rin si Morgan Stanley. So, March 17, 2023. Ayan mga lods. So, yun sa mga gustong mag ano, gamitin nyo yung link natin dyan sa baba, yung official Morgan Stanley link, nasa description lang po. Sa mga gustong sumubok dito sa pagkakakitaan natin ng ganitong ano, platform, no? So, yun mga lods, hanggang dito na lang. Bukas na lang ulit kung makapag-video ulit tayo. I-update ko lagi kayo. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan at click mo na rin yung notification bell para lagi updated ka. Lalo-lalo na ulit sa ating Morgan Stanley sa mga bagong videos ko. So, yun mga lods. See you on my next vlog. Bye-bye!